to my YouTube channel. For today's vlog, excited ako sabihin sa inyo na nanganak na si Maggie, yung aking Belgian Malinois. Nanganak siya kaninang madaling araw. Pag alis ko, nanganak na daw siya. So, umalis ako kaninang madaling araw around 5:30 a.m. Then, pagka-alis ko, yung unang anak niya daw, doon niya inilabas. So, hindi ko na nasubaybayan yung kanyang panganganak. Yung asawa ko na yung nagbantay sa kanya simula kaninang umaga hanggang tanghali. So, share ko lang po guys, yung pagbibilang po ng panganganak ng aso, kung kailan nga ba siya manganganak, dapat alam niyo po kung kailan siya na-stud. For example po, yung akin, na-stud siya noong February 12. And then, magpa-plus lang po kayo ng 60 days. So, bilangin niyo po sa calendar niyo. So, yung akin, nag-plus ako ng 60. Yung expected na panganganak po niya ay sa April 13. Pero sa akin, lumampas po siya ng April 13. Naging April 19 po siya nanganak. So, si Maggie namin, yung BM ko, nanganak siya ngayong pang 65 days niya. And alam niyo ba guys na si Maggie, isang beses lang na stud yan noong February 12. And then agad-agad nag-take na at nagkalaman na si Maggie. So yun yung nakaka-amaze doon guys, dahil isang beses lang yun, sure ball na agad buntis. Basta tandaan niyo lang po na yung minimum na panganganak ng aso ay 60 and then the maximum is 70 days. So, nasa gitna po ng 60 to 70 yung panganganak ng mga aso natin. Samahan niyo ako guys kung ano nga bang itsura ng kanyang mga babies. So, tara guys, samahan niyo ako kay Maggie. Excited na akong makita yung kanyang mga babies. Let's go! So, yan guys, dito yung kulungan ni Maggie. Nilipat muna namin siya dito dahil mas yung kasing kulungan niya maliit. Eto, maluwang. Tingnan natin si Maggie kung hindi siya mataray. Pansamantala lang tong kulungan na to guys. So, habang ginagawa lang yung kanyang kulungan, dito muna siya. So, first meet namin ni Maggie ngayong nanganak siya. Tingnan natin kung hindi siya mabangis. Si Maggie guys. Wow, kikit po ng mga babies niya. Ako lang po guys. Si Maggie. Ayan. Maggie. Hey, hey, Maggie. No, no, no. So, yan guys, nahawakan ko naman si Maggie. Medyo naawa lang ako kay Maggie dahil first time niyang manganak. At para lumapit siya sa akin, parang gusto niya sabihin kung gaano kasakit yung pinagdaanan niya sa kanyang panganganak. And first time ko rin maging fur mom sa mga ganitong klaseng large breed. So hindi ko pa gaanong alam kung anong gagawin. Pero nagre-research ako kung paano ba alagaan yung mga ganitong bagong panganak na aso. Dahil hindi sila katulad ng mga asong mga aspin na kahit pa paano makakapanganak sila kahit saan. Yan, kung mapapansin nyo guys, medyo makalat dahil kakauwi ko lang galing trabaho. So, nanganak siya kaninang alas 5, so nakauwi na lang ako na ngayong alas 4. Kaya ngayon ko lang siya maasikaso guys. So, nilagyan ko siya ng karton pero hindi niya pinagsapin yung karton. Mas gusto niya sa semento. Ayan, medyo meron pang konting dugo dahil sa kanyang panganganak. Ayan, mahilig din siya sa tubig kaya ayan, nilagyan ko siya kaagad ng tubig. At buti na lang meron pa ako natitirang dextrose powder para kahit papaano lumakas siya. Ayan, nilagay ko na lang din sa kanyang tubig. Support na rin ito dahil kakatapos niyang manganak para kahit papaano lumakas yung kanyang katawan. Gutom na si Maggie. Mamaya papakainin kita, no Maggie? So yun guys, 7 yung mga babies, cutie puppies ni Maggie. So meron siyang 7. Pakita natin sa'yo guys. Yun guys, hindi ko sila masyadong mahawakan dahil kinukuha sila na mamaya. Kala niya kinukuha ko sila. Nilalapit ko sana sa kanya kaso natatakot ako.
Siyempre, minsan, hindi natin alam yung behavior ng mga aso. Baka bigla na lang kagatin tayo sa sobrang protective nila sa kanilang mga puppies. So, yun guys. Napadedi ko na sila sa kanyang yung mga babies kay Maggie. Ito talaga yun, do. Dumededi na sila. Kailangan kasi nila guys na mapadede every 2 hours. So, kailangan talagang tutukan itong mga puppies ni Maggie dahil baka hindi siya marunong mag-alaga. Pero sa tingin ko naman kay Maggie guys, marunong naman siyang mag-alaga. Siguro pagdating ng ilang araw kaya na niyang mapadede lahat ng mga puppies niya. Pero syempre, kailangan natin siguraduhin na makakadede silang lahat. Kaya tutulungan guys, na natin si Maggie. Hindi pa natanggal yung kanilang mga pusod. So, ako nang tatanggal sa kanila. Kuha lang ako ng gunting. Ayan, katulad nitong isa. Cut natin sila. So, first time ko lang palang gagawin to guys. So, sana tama yung aking gagawin. Ika-cut ko yung hindi natanggal na pusod ni Maggie. Kasi meron din natanggal dito. Ginahawakan ko sila guys. Agad-agad kinukuha ng mama niya. Medyo kabado pa rin ako dito guys. Pero gagawin natin yung best natin para maputo lang yung mga usod ng mga puppies ni Maggie. At kung mapapansin nyo guys, kahit na nasa kulungan na si Maggie, tinali pa rin namin siya. Baka kasi bigla makawala siya. Napaka-agresibo pa naman ng Belgian na ito na si Maggie. First time ko kasi gagawin itong mag-cut ng usod nito katulad niya ito guys. Success! Naputol ko guys! Ano yung tusod? Ay pa yung naputol dito. Niyayakap niya yung mga bebe niya. Niyayakap niya, guys. Hindi ka naman sila kukunin sa'yo. Kakat lang natin yung kanilang mga usog. Ito guys, yung pinakamalaking problema. Kapag marami yung baby niya, kailangan lagi nating chine-check kung nakaka-daddy ba lahat. Kasi baka yung iba, hindi naman maka-daddy. So may possibility na mamatay yung kanyang baby. Yan sila guys, napa-daddy na ni Maggie yung kanyang mga babies. Good job, Maggie! Good job! Yan sila. Ayusin natin sila, guys. Pag hinahawakan ko sila, guys, umaano si Maggie. Yan, oh. So, yan, guys. Kumakain na si Maggie. Gusto niya sinusubuan pa, guys. Ganyan. Tignan niyo.
Hindi, yun yung gusto niya, guys. Pero mamaya, pagre-ready ko siya ng chicken and malunggay. Wow! Masuportahan natin yung kanyang pagpapadede. Kailangan niya ng maraming gatas. Yung mga vitamins niya, nihintay ko muna yung N-Malak and etc. Yung mga kailangan na supplement ng kanyang katawan. Yung kanyang mga katawan. Ayaw, pag nilapit ko sa kanya to, guys, tingnan nyo, ayaw niya kainin. Pero gusto niya yung sinusubuan ko pa siya, ganito. Yan. Ganyan yung gusto niya, guys. Diba? Pabebe yung mami, no? Gusto niya pag sinusubuan. So later ko na lang siya papakainin ng chicken with malunggay. Sila, guys. 7 cutie babies. Maggie! So yun, yan guys, halos nakadede na silang lahat. Kung di mo sila babantayan, di sila makakadede. So kailangan binabantayan sila every 2 hours. Make sure na makakakuha sila ng gatas sa kanilang mommy. For more videos, please subscribe, like, and share, and click the notification bell down below para updated pa po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Thank you for watching! Bye-bye!